And
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Power, I know.
Once again, sing this song to the Lord with all of your soul, with all.
last time. Sing it with all of your heart. Tell him how much you love him, deeper in love with your Jesus. Oh,
Thank you.
maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, ihanda po natin ang ating mga tithes and offering. At sabi nga po ng Panginoon, kapag sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ay tunay na siya po ang magpapala sa atin. At di po ba sabi nga sa Malakay 3:10 na ibigay natin ng buong-buo ang ating mga ikapu at tunay po na ang pagpapala ng Panginoon ay isa sa atin. Hindi lamang po sa atin na naririto, kundi sa atin pong pamilya. Sige po, tayo ay manalangin. Mahal naming Ama, buong puso po kami nagpapasalamat dahil sa kabila po, Panginoon, na nararanasin namin mga pandemic. Panginoon, lagi ka naming kasama. Ikaw po ang nagsabi na kapag inuna ka namin, pagharian ng iyong kaharian, lahat ng pangangailangan namin ay iyong isusupply. Lord, tinataas po namin ang aming mga ikapu at ito po'y ipinagpapasalamat namin dahil napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, Ama, na hindi mo po kami pinagkukulang. At pag-araw po ng linggo, tunay po, O Diyos, na hindi mo hinahayaan na kami ay hindi makapagkaloob sa iyo. Kaya po, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng pinakamataas na papuri, parangal, pagdakila at ang aming walang hanggang pagsamba't pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng bugtong mo anak na si Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas at ang lahat po'y magsabi ng Amen.
Praise God. Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Amen. Sige nga, tayo po ay isang palakpak para sa Panginoon. Matunog, malakas. Yan ay tagumpay sa buong sambuan na ginawan sa ating lahat. Praise God. At nakaka-encourage magsayaw yung mga youth. Ano? Susunod magsasayaw ay mga senior citizen. Yung mga edad 70, tatalunin kayo mga youth. Pinaghahandaan kayo, isang taon na ito nagpa-practice. At susunod, mga women's, mga chariots. Yung buhay natin yan ay iandog natin sa ating Panginoon. May isang buhay lang sa lupa, pagkatapos ay wala na, subalit ang nagawa natin kay Jesus, mananatili magpakailanman. Kaya kung kayo may talento, ipagkaloob nyo sa ating Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong panambahan. Tayo ngayon ay live dito po sa Jesus Christ the Deliverer Full Gospel Church na matatagpuan sa Simercado District, Tuktukan, Giginto, Bulacan, na ipinapahayag ang salita ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa lahi ng tao. Ito po ay Full Gospel Church, kung ano nasa Biblia, yung lamang pong ating pinapahayag. Ngayon po umaga, prepare your communion elements sa inyong mga tahanan at sa lugar na ito. Tayo po ay magkakaroon ng banal hapunan upang alalahanin ang pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay na muli at pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kapag tayo nagkukumunyon, naalala natin na mahal tayo ng Panginoon. Praise the name of the Lord. To thirst and hunger after you were.
everybody say, I love you, Jesus. Sa Psalm 18 verse 1, pakilagay nga yung verse na yan, Psalm 18 verse 1. Para po sa lahat ng mga nasa loob ng tahanan, alam ko na dala-dala nyo na yung inyong tinapay, hawak-hawak nyo na, at ang inyong cup na mayroong grape juice. Ang sabi ng Psalm 18 verse 1, I will love you, O Lord, my strength. Yung salita pong love, ito po'y bukang bibig ngayon dahil buwan ng Pebrero. Ang number one nating sinasabi yan, siyempre sa Panginoon. Sabihin natin lahat, I love you, Jesus. Napakagandang at masarap pakinggan yung salitang I love you pag ginamit natin sa ating Panginoon. Wala na tayong mahihiling pa sa Panginoon, wala tayong maibibigay, kundi ang buhay natin at pagmamahal natin. At sa Bible, yung sinasabing, pag sinabing, I love you, Lord, hindi lamang bukang bibig. Mapapansin nyo sa Biblia, pag sinabi pong love, ang susunod doon, give. Love and give. Kapag minahal mo ang Panginoon, bibigay mo buhay mo. Bibigay mo lahat-lahat para sa iyo. Wala kang tinatangi, kundi ibigay mo. Bakit? Sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Sabi ng 1 John 4:19, we love Jesus because He first loved us. Mahal natin ang Panginoon sapagkat siya ang una nagmahal sa atin. Pakibasa nga natin, we love Him because He first loved us. Kaya ka nandito, kaya ka na born again, kaya ka binigyan ng buhay na walang gan, hindi dahil mahal mo unang ang Diyos, kundi siya ang nagmahal sa iyo. Pinuntahan tayo isang araw sa ating mga bahay, pinuntahan tayo sa ating kabisihan sa buhay. Hindi ko alam kung saan kayo, pinulot ng Panginoon. Ang mahalaga, minahal tayo niya. At sa kanyang pagmamahal, hindi niya pinagkait ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Ipinamalas sa atin, sabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Kaya ikaw at ako, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Basahin niya natin John 3:16. One, two, ready, read please. But have everlasting life. Makikita niyo doon yung salitang love and game. Pag mahal mo ang Panginoon, bibigyan natin ang buhay natin. Ang mga lalaki, pag sinabi sa babae, sa kanyang asawa, I love you, darling. Lahat ng sweldo, pwedeng ibigay. Lahat ng gustong ng asawa, pwedeng ibigay. Pag sinabi ng anak sa magulang, I love you, mom, I love you, dad. Ibig sabihin, merong relasyon. Ginagamit ang salitang love sa pagmerelasyon. Amen? At sabi ng 1 Corinthians 13:13, sabi doon, merong faith, may hope, and love. The greatest is love. Kaya kung mahal nyo mga asawa nyo, i-date ninyo sa February 13 sa lugar na ito. Itaas natin ang ating tinapay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin. Kulang ang aming salita, kulang ang aming buhay para maihandog namin sa iyo. Subalit narito kami lahat, mahabang panahon, nung unang panahon, kami kinuha mo sa lusak ng kasalanan, pinatawad. Sinulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pinagpala, pinatawad, at ngayon itunay na nagmamahal sa iyo. We are all lovers in the name of Jesus. Naalala ka namin, Panginoong Hesukristo, bago kay pagkanulo, dumampot ka ng tinapay, ito'y pinagpirapiras at sinabi itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabihin natin lahat, sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Kainin po natin. Thank you.
Praise God. One more time, sabihin natin lahat, sa latay ni Jesus, ako ay magaling na. I receive healing now in this body, in Jesus' name. Gayun din, matapos magapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang aking dugo ng bagong tipan, tuwing kayo iinom, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabihin natin lahat, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagpapatawad. Ako'y iyong pinatawad sa magitan na iyong dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ako sa isip, sa salita at sa gawa, kasama ang aking pamilya, hiningi ko ng tawad sa iyo. Salamat po, ako'y pinatawad mo. Amen. Inumin po natin. Amen. Abang pinapasa yung ating cup, awitin natin, I love you Lord and I lift my voice. Makapakinig ng salita ng Panginoon. Kahapon po ay Biyernes at Sabado, nagkaroon po tayo ng retreat. Yung mga first-timer, mga membro natin na nabautismo sa tubig, ay nagkaroon po tayo ng Holy Spirit Encounter Retreat. At sa mga hindi pa nabautismohan, mag-schedule tayo na sa huling linggo ng Pebrero. Ngayon po, gusto ko namin ipalabas kung ano yung nangyari ng Biyernes at saka ng Sabado sa lahat ng mga dumalo. Panoorin natin ang konting clippings ng nangyari noong pong Biyernes at Sabado. Lights off, please.
nanonood sa FB live streaming. You are here, you are there, you are in everywhere. Sa pangalan po Ama na yung buktong nanak na si Jesus, nagpapasalamat kami sama-sama sapagkat ikaw ang Diyos namin na sumama sa amin sa buwan ng Enero. Panibagong buwan na naman ang pinagkaloob mo sa aming lahat. Kami malulusog, malalakas, pinagaling, sinamahan mo sa larangan ng hanap buhay, pag-aaral sa paglilingkod sa iyo. Lord, thank you. We are all champions. We are all more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Thank you, Jesus. We can say unto you, we can do all things through Christ Jesus who strengthened us. Salamat kami lahat ay puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagpatawad sa amin. Kaya sa araw na ito, pagbalain mo po ang bawat sa amin na dumako sa lugar na ito. Huwag mong silang hahayaan na lalabas sa lugar na ito na hindi nakakamit nilang kanilang pangangailangan espiritual, material, physical, financial, emotional. Lord, thank you. Ikaw may sabi ko pag may dalawa, tatlo nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. Ikaw po ay narito. Ikaw rin nandoon sa kalimang tahanan ngayong umaga. Holy Spirit, we welcome you today. Be our teacher, be our programmer. I-reveal mo po ang buktong na anak na si Jesus sa puso naming lahat. Because we want to glorify the name of Jesus, we want to exalt His holy name, and we thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated in the presence of the Lord. Everybody say, I love you, Jesus. Amen. Dahil po ang mga linggong ito at saka buwang ito, dalawa ho pinagdiriwang. Sa mundo ay pagmamahal. Pero sa bansang Pilipinas, ang pinagdiriwang ang wala iba kundi ang tawag dito ay Bible Month o Bible Week. Napakaganda po sa bansa natin, meron pong batas na pinasa na ang salita ng Diyos ay pwedeng ipangaral sa ating bansa without restriction. Maluwag ang pangangaral ebanghelyo at binigyan ng importansya ang salita ng Panginoon. Lahat ng may Biblia, itaas po ang lahat ng Bible natin. Kunan niya ng picture mula doon. Ayan, sabi natin, this is the word of the Lord. I love the word of Jesus. Jesus is the word. I love the word of Jesus. Faith comes and hearing by the word of the Lord. Say it again. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. I love Jesus, and He is the word of the Lord. Amen. Praise God. Kaya napaka-importante po na naalala ko yung speaker sa Hardin ng Panalangin. Kapag ikaw dahil walang Biblia, bukas daw umuwi ka, maghanap ka ng bebentahan ng bahay mo, ibenta mo ang bahay mo, bumili ka ng Biblia. Hindi ako may sabi niyan siya. Biblia ay kailangan po nating lahat. Amen? So today, I want to share to all of you the blessings through God's Word. Ang mga pagpapala sa magitan ng salita ng Diyos. Maraming tao, nabasa na lahat ang mga babasahin. Nasubaybayan ng FB live streaming, text dito, text doon, basa ng YouTube, ng FB live streaming, lahat ng mga impormasyon. Nakalimutang mag-aksaya ng panahon sa salita ng Panginoon. Merong blessing, may kalakip na pagpapala ang mga taong panahon sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Isa-isahin natin. Number one, Joshua chapter 1 verse 8.
Joshua chapter 1 verse 8. Number one blessing na nakaakibat sa salita ng Diyos, you will become prosperous and you will become successful. Kung gusto mo na ikaw ay maging matagumpay sa trabaho, sa hanap buhay, sa karir mo, meron sikreto ang Biblia na nireveal sa lahi ng tao sa panahon ni Joshua. Sapagkat sa panahon ni Joshua, ang kanyang pinuno, si Moises, ay namatay na. Eh, bata-bata pa siya, kukonkirin nila yung promised land. At sa promised land, marami pong mga kalaban ng mga Israelites. Maraming pangako ang Diyos atin, marami tayong kalaban sa daigdig na ito. Pero sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, gusto mo bang maging matagumpay sa buhay mo? Ito ang sikreto. Basahin natin. Number one, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. What is the promise of God? Then you will what? Then you will make your way prosperous. Then you will have a good success. Sino dito gusto sa taong 2022 pasagarain ng Diyos ang buhay? Sino dito gusto maging matagumpay ang kanyang buhay? Hindi mo kayang tulungan ang sarili mo para magtagumpay ka. Ang tutulong sa iyo ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. Sinabi ng Bible, apart from God, we can do nothing. Kaya nga gusto ng Diyos ang tao maborn again, mahango sa kasalanan, patawarin ang kanyang kasalanan, at pagkatapos tayo maborn again, merong mapa, merong tinatawag na love letter si Jesus sa ating lahat, wala iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga wala pang Bible, maghanap kayo ng bookstore. O kaya meron na po ngayon. Sino dito madalas mag... Yung umu-order. Hindi, huwag yung naka-live tayo. Yan nga. Umu-order kayo doon. Gusto nyo, umu-order kayo para sa inyo. Maganda. Pwede rin kayo umu-order ng mga pamimigay ninyong salita ng Diyos. Umu-order kayo doon. Amen. Kung wala naman at ayaw niyong magastusan, pumunta kayo sa Google. Mag-download kayo ng salita ng Panginoon. Umiimin naman kayo dyan. Amen. Kaya sabi ng Bible sa Joshua 1:8, this book of the law, ang tawag dito, book of the law, shall not depart from your what? Mouth. Kailangan ang salita ng Diyos binibigkas. Mas lalo sa panahong ito, year 2022 is a year of declaration, a year of mouth. Kaya ang ginawa ng demonyo nga, nilagyan yung ating bibig ng face mask. Eh kahit nga may face mask, eh dumadaldal pa eh. Kaya sabi rin ng Bible, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate day and night. Everyone say day and night. Say it again. Day and night. Balik na rin mo. Night and day. 24 oras sa isang araw, mag-meditate ka sa araw at saka sa gabi. The word meditate in the Hebrew language, Hebrew word means eschew. Sa English means to chew. Kaya bibig na naman. Everybody say to chew. Ano ibig sabihin ng to chew? Ngunguyain. Meron bang taong kumakain natutulog? Nakakita ba kayo ng taong ganon? Yung kumakain eh, natutulog.
Ang pagnguya, sige, ngumuya nga. Total, hindi ko naman nakikita yung pagnguya nyo. Sige, nguya. Di ba? Ngumunguya, kinakatas yung sarap ng pagkain. This month, last month, January, hanggang ngayon, sineselebrate ang Bible sa bansang Pilipinas. Amen. Kaya sabi ng Biblia, meditate my word day and night. Ngunguyain mo ang salita ng Diyos. Sino na kumain dito ng beef? Beef. Karne ng baka na ano tawag nyo sa luto na yon? Beef steak. Pagka kumain ka ba ng karne tuloy-tuloy sa bituka, ano gagawin mo? Hindi, o-order ka muna. Pagka-order mo, isang kain bayad. Heaven's blend. Okay? Ngunguyain mo. Pag naka-order ka, lalasahan mo. Sasabihin mo, ang sarap palang kumain dito. Kaya tingin mo, nasa vlogger lahat, ang daming kumakain. Masarap eh. Ngunguya, masarap ang lasa. Mas masarap ang lasa ng salita ng Diyos. Pag sinabi mo, sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Ngunguyain mo yon. Sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Kung ano ang gusto nyong pangako ng Diyos applicable sa inyo, yon ang bibigkasin ng inyong bibig. Halimbawa, senior citizen kayo. Sino dito mga edad 70? Nasaan ka na kamay? Edad 70. Yan. Merong samahan ditong 70. Magparegistered kayo. Ang gagawin mo, kukuha ka doon ng talata. Sample, Isaiah 46 verse 4. Tingnan niyo po, Isaiah 46 verse 4. May memoryahin mo yon. Sabi mo, Panginoon, ano sabi ng Bible? Even to your old age, ever say old age. Ano old age sa Bible? 70. Pag binigyan ka ng Diyos ng lakas, magiging 80. 80. Yung 80, pag lumampas sa 80, ano tawag doon? 81. Over and above your age. Even to your old age, Lord, sabi mo, kahit ako ay may edad na, ikaw pa rin ang Diyos ko hanggang pumuti, even to your to gray hairs, you will carry me. Panginoon, habang naputi ang aking buhok, ako'y iingatan mo. Sasamahan mo ako, Panginoon. I have made, I will bear. Even I will carry, I will deliver you. E di, ibahin mo prayer mo, Lord, kahit na po yung aking puting buhok ay naging brown, hindi mo ko makakalimutan. Sasamahan mo ko, Panginoon, papaalala mo yon. Mas lalo kayo pong mga nanay na minsan nag-iisa kayo sa bahay, yung mga widow, meron pa nga ako anong Bible. Totoo yan ang salita ng Diyos. Eh paano yung wala ng gray hair? Ano tawag doon? Walang buhok. Sa Bible, ang mga walang buhok, malilinis yan. Nagliliwanag eh. Ano? Di pangako ng Diyos yan. Sabi ng Bible, tingnan mo, black hill guy. I will bear, even I will carry, and will deliver you. Yun ang iko-quote yung verse, Lord, sinabi mo ito, mangyayari yon sa akin. Say hallelujah. Balik mo sa Joshua 1:8. Pag sinabing meditate my word day and night. Ever say day and night. Kaya kung gusto niyo maging matagumpay sa buhay niyo, walang struggle,
Mag-meditate ka lang ng salita ng Panginoon. Meditate it day and night that you may observe, pagkatapos mo o obserbahan mo, to do according to all that is written in it. Kaya pala sabi ng Bible, mi-meditate mo, tapos babasahin mo o obserbahan mo ang salita ng Panginoon. Eh, Panginoon, matanda na po ako, malabo na po mata ko. Ano ba gamot sa malabo ang mata? Ha? E di magsalamin ka. Meron namang murang salamin para mamura-mura yung meron gayong yung ginaganon. Magnifying lenses. Mura-mura yun, lalaki po yung letra. Kunwari pa ang mga Pilipino na malabo mata pag nagbabasa ng Bible, pero pag may pautang, kahit single centavos, alam yung numero. Alam din yung kulay ng pesos. Amen? Alam mo, ang tao, pag may dahilan, maraming... Pag ayaw, maraming dahilan. Pagka gusto, may paraan. Kaya pag sinabi na ako, ayaw ko munang umaten. At baka mahawa ko dyan, may virus. Eh kahit nga hindi kayo umaten eh, nagkakasakit kayo eh. Diba? Ayaw mo lang dumalo. Sabi nga ni Solomon, sabi daw ng mga TAMAAD, TAMAD, lagi daw may leon sa daan. Ano yun, TAMAD? Sabi ng mga lazy, may leon sa daan. Mga kapatid, wala pa akong nakitang leon sa Pilipinas na nasa daan. Puro askal. Mga espiritu ng katamaran lang eh. Pero pagka sinabi, ay Brad, meron kang transaction dito, 1 million, kontrata, pipirmahan mo, hating gabi hindi makatulog. Gusto umaga na. Hindi niya alam, yung Diyos ang nagbigay noon. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, pag inuna mo ang Diyos, hinanap mo ang Panginoon, hinanap mo ang Diyos, inuna mo ang Panginoon, lahat ng pagpapala ay susunod sa iyo, hahabulin ka ng maraming pagpapala. Alam niyo ba, after ng tayo nagbigay ng first fruits nung Sunday, ito for the glory of God, recorded to. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pinagpala ng Diyos yung Heaven's Blends Cafe. Trending sa ano, sa Facebook. Alam niyo ba kung ilan ang kumakain sa bawat araw? Pagbukas pa lang may tao na hanggang gabi. 200 to 300 ang mga taong pumupunta diyan. Sabi namin mag-asawa, saan galing ang mga taong to? Sumagot sa langit. Aba, di ba iyon ang kahilingan mo? Nakapila pa ang tao. Yung iba'y umaalis dahil sa dami ng tao. Eh, ang mga Pilipino, mainipin. Pati nga sa church, minsan nainip eh. Pero ang nakakatuwa, mga kapatid, pagka kayo pumunta dyan sa dapit hapon, punong-puno ng tao. Sabi ko, Lord, thank you. May pampagawa na kami ng 300 million worth na simbahan. Amen? Say hallelujah! Sino ang may gawa nito, Panginoon? Mga kapatid, itong taong ito, 2022, double blessings will come to you. Double blessings are coming to you in the name of Jesus. Yung number 2, ibig sabihin niyan, double. Sino mahilig sa double blessings? Yung pagka binigyan siya ng pagkain eh, pwede bang umulit? Yan, alam mo, mga Pilipino, ang weakness ng mga, mas lalo JCDD family, laging naulit. Yan ang ating bisyo, di ba? Pero ang pangalawa, mas matindi yung bisyo pa natin. Alam nyo, wala bang take out to?
Eh, total naman eh, mag-isang pamilya tayo. Ganon din sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, then you will make what? You will make your way prosperous. Alam mo, kapatid, kaibigan, buhat na nagsimula ka ng Biblia, hindi mo napansin, pinagpala ka na ng Diyos. Eh lalo pag araw-araw mo mini-meditate ang salita ng Diyos. Kayo mga kabataan, imbis na kayo ML ng ML. Ano ba yung ML? Mobile Legend. Meditate God's Word. Day and night. Mga negosyante, ganun din. Bago ka pumunta sa trabaho, unahin mo Diyos sa umaga. Basa ng Biblia, meditate God's Word. Sigurado tiyak ang tagumpay. Mga lingkod ng Panginoon, kaya nga sabi, no, ako'y tumitingin sa mga raming tao nung kumakain doon, sabi ng Diyos sa akin, huwag mo akong tutulungan. Ako ang tumutulong sa iyo. Kumisan ang tao, tinutulungan ng Diyos. No, wala kang maitutulong sa Panginoon, kapatid. Kahit nakaubo ka dyan, basta na-please mo ang Diyos, kaya niyang magkuma ng pagpapala sa ating lahat. Amen? Una, walang shortcut sa Panginoon. Huwag mong tutulungan ng Diyos. Do your part and God will do the rest. Say hallelujah. Go to another verse. Psalm chapter 1, 2 and 3. Ito ay magka-ulam po ito, magkatugma. Parallel to. Psalm chapter 1, 2 and 3. But His delight is in the law of the Lord. Ever say delight? Ano ibig sabihin ng delight? Kagalakan, kaligayahan. Ang kaligayahan dapat natin ay salita ng Diyos. Sino dito masaya kagabi pa lamang handa nang pumunta rito? Huwag niyong titingnan yung hirap, yung layo. Bale, wala yan. Eh, yung iba nga, pagka nagkakasakit. Hoy, doon ka, doon dadalhin sa kabanatuan. Kahit malayo, basta gumaling lang. Tama ba? Amen? Eh, sa Diyos, eh, walang malayo, walang malapit. Yun ang ating delight. Sabi natin, delight. Ang kaligayahan natin, pag nagbabasa ka ng Bible, masayang-masaya ka. Takam na takam ka sa salita ng Panginoon. But His delight is in the law of the Lord, and His law He meditates day and night. Say it again, day and night. Naalala ko nung tayo po ay nasa ibang isang church pa na nauna, ako po ay nagkasakit ako ng sumasakit yung tiyan ko, ako ay nagsusuka. Wala pa nung deliverance. Di ko alam kung deliverance nga ito. So nagpunta kami sa St. Paul. Nagpa-check up ako. Sabi ng doktor, appendicitis. Bumalik ka eka bukas at mag-prepare ka so and so. So sinamahan ako ng mga pastor. No, ako'y operahan na. No, ako'y sinasalang na. Pinitik nung doktor. Hindi ka na eka ma-operahan. Tinignan uli sa ano ba yung tawag sa ganun? Ha? Ultrasound. Wala ekang appendicitis. Saan napunta yun? Sabi sa akin ng doktor, utot lang eka yan. Sorry, di sa mga kumakain. Kabag lang eka yan. Tawanan yung mga kasama kong pastor. Paano nangyari yun? Sabi ko, God is a God of miracle. As Andres, nali, nung pinitik, sabi, purihin ng Panginoon, hindi ako naoperahan. Alam niyo ba kung bakit? Sabi niyo bakit? Yung demonyo may nakita ang word of God sa akin tiyan. Kaya wala siyang magawa kundi lumayas. Purihin ng Panginoon. Say hallelujah! Kaya sabi ng Diyos, meditate my day and night. Halimbawa, sa umaga, bago ka mag-amusal, mag-3-in-1, basa muna ng salita ng Diyos. Kahit isang salita lang, meditate.
sa gabi, medyo inanto ka na, yun pa rin binasa mo kaninang umaga, yun ang i-meditate mo, pagbulay-bulayan mo sa gabi. Say hallelujah. What is the result? Verse 3. He shall be like a tree. Matutulad siya sa puno na nakatanim saan? Sa gilid ng tubigan o ng ilog. Praise God, hindi na kailangan diligan pa. Siya ay maihantulad sa puno na nakatanim sa gilid ng tubigan ng iyo o ilog. Para maintindihan natin. Kudlit. That brings forth its fruit in its season. Ako, napakaganda. Ano ba season ngayon? Season ng pandemic ngayon. Kaya iba, naghihirap. Pero yung nagme-meditate ng salita ng Diyos, hindi mauubusan o matutuyuan. Merong ani lagi sa tamang kapanahunan at gusto ng Panginoon. Iyan ang tinatawag na miracle ng salita ng Diyos. Eh, ba't ka mag-i-struggle? Eh, heto na ang pagpapala. Tuloy. Whose leaf also shall ang kanyang dahon hindi matutuyo. Tingnan mo yung katabi mo. Sariwang-sariwa. Hindi mo kampirito. Amen? Amen? Alam mo, ganun pala yan. Kapag bala ang tao, nagme-meditate ng salita ng Diyos, sariwa yung mukha, maganda yung aura, yung mga taong pinagtakpan ng langit at lupa, laging imine-meditate ay problema, suliranin, problema na may problema, pinuproblema. Mind their own business. Amen? Yung iba nga, nag-aaway pa sa politika eh. Hindi naman kayo kakilala. Amen? Ang ating pong usisain, yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, balik mo nga, his lip nawala. Pakilagay mo doon. Nawala. Yan. His lip also shall not wither, hindi matutuyo. Amen? Say hallelujah. Hindi siya bugnutin. Hindi nakanuot ang noo. Hindi malulungkutin. Laging masaya. Tingnan mo yung katabi mo. Laging masaya ba? Oh, kaliwa kanan. Tingnan mo. Masaya ba? Amen. Maliban yung mga bagong namatayan. Hindi pwede. Sabi ni Bishop, pag namatayan, masaya-masaya. Dumating ka, nakikiramay. Eh, may ganun po yun. Ara. Ang ibig ko sabihin nito, sa buhay natin, sa lahat ng panahon, dapat masaya tayo. Amen? Yung iba'y dala-dala ang mundo. Pag araw ng Linggo, dapat release yung puso mo, kaluluwa mo, samba sa Panginoon. Iwanan mo muna yung mga alalahanin mo sa buhay. Eh, sabi ko nga lagi, 6 na araw na binigay sa atin ng Diyos. Hindi pa ba sapat yun? Yung pampitong araw, hayaan mo sila maghintay. Amen? Walang shortcut sa Panginoon. Kailangan pag-araw ng Linggo, Sabado pa lamang, prepare na prepare ka. Lord, thank you. Magkikita na naman tayo. We want to worship you. We want to adore you. Mag-aaral kami ng iyong salita na nagbibigay buhay sa aming lahat. Say hallelujah! And what is the response of the Lord? Ano sabi ng Diyos? Psalm chapter 1, verse 3. Whatever He does, sinabi doon, He does, shall what? Prosper. Taas ang dalawang kamay. Sabi natin, mula sa araw na ito,
lahat ng gagawin ng aking kamay, pagpapalain niya. Amen. Hallelujah. Praise God. Nakita ko yung utol ko, yun nandun sa likod, dentista. Okay, lahat ng JCTD member, kapag kayo magpapabunot ng ngipin sa utol ko, discounted kayo lahat. Walang kumikibo. Pero tatanungin kayo niya, ikaw ba'y born again? Opo. Hindi ka born again. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, kahit libre, walang ineksyon. Okay? Discounted kayo, yung lahat ng discount, charge to my account. Pera pustiso, mga kapatid. Mahal ang pustiso. Pag gusto nyo pustiso, dalawang ganong palalagay ko. Mga kapatid, ang napakaganda nito, lahat ng negosyante nandito, I declare, you become prosperous for the year 2022. Say hallelujah. Palakpak ba lang, malalamon mo na pinagpala na siya ng Panginoon. Alam mo, pag ako'y sa hapon, experience ko to. Pag-ahapon, nandiyan ako, glalakad ako. Nagkukumpis ako ng salita ng Diyos. Sinasalita ko ang salita ng Diyos. Sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Magamisa, masakit yung aking balakang. Alam mo, pagka pala nagkakaedad, bawal na pala yung second floor. Pag ako'y umakyat dito, hindi ko pinapalata yung mga kasunod ko. Tumutunog yung aking tuhod. Para bang... Kaya pala yung mga may edad, dati pinagtatawa na ko yung may edad eh. Yung iika-ikang gano'n. Pagka umakit, ayaw. Totoo pala yun? Kasi malapit na ako mag-senior din. Dapat eh, dati 33 lang po ako. Ngayon eh, magsisisenta na po pala ako. Buti, may buhok pa eh. Say hallelujah. Kaya pala ang sabi ng Bible, meditate my word day and night. Say amen. Amen. Sino dito gusto mahaba buhay? Amen. E de lahat ng verses ng mahabang buhay, may meditate mo. Amen. Tingnan mo Psalm 9, verse 11. Sample lang to. Kunin nyo yung verse na yan. Pagka may birthday, yan ang pinapadala ko. Psalm chapter 9, verse 11. Madaling tandaan, 9:11. Sorry, Proverbs pala. Tinitingnan ko lang kaya, hoy. Okay, kawikaan. Maybe 11. Eh, hindi nyo sinasabi eh. Alright. Basahin po natin lahat. 1, 2, ready, go! Oh. Eh, di ba sa pang-birthday yan? For by me, si Lord yun. Your days will be what? Multiply. Dadami ang iyong edad. Kaya pag tinatanong ka, ilan taon ka na? Ayaw sabihin. Ako pag sinasabi ko, nagtatanong ako, ilan taon ka na? Ayaw sabihin. Sabi ko, Lord, kunin mo na po siya. Ayaw magsalita eh. Ibig sabihin, pagka nagbe-birthday ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil sa loob ng 365 days, sinamahan ka ng Diyos at dadagdagan ka pa ng Diyos ng isang taon. Kaya ito ang ating panukala sa ating lahat. Pag tinatanong ka, you are proud. Sabihin mo yung edad mo. Ba't nahihiya ka? Amen? Ilan taon na ho kayo? 89. Ba't nahihiya ka pa nung lagay na yon? Amen. Mahiya ka pag tinanong ka, ilan taon ka na? 35. Ang mukha mo mukhang 65. Iyon na nakakahiya. Amen. So sabi ng Bible, for by me your days will be multiplied. Lord, sabi mo, ipapaalala niyo sa salita ng Diyos. Sabi mo, padadamihin mo edad ko. Gusto ko pa hong mabuhay. Sino dito taga-langit? Taas nga dalawang kamay, mga taga-langit.
Gusto niyo ba mahaba buhay pa? Okay. Baba, sino na gustong umuwi sa langit? Kita niyo, wala. Kasi sabi ng Diyos yan, and your years, everybody say years of life will be added to you. Kaya yung mga nagbe-birthday, dapat naghahanda. Naghahanap ng mga kaibigan na i-blow out. Wala yata nakakarinig. Kasi yung celebration yan eh. Amen? Say hallelujah. Kaya ako pagka-birthday ko, nagse-celebrate ako. Bakit? Kita mo, hindi ka namatay, hindi ka nagkasakit, humahaba ang buhay mo, malusog ka, masaya pamilya mo. Thanksgiving yon sa ating Panginoon. Amen. Another blessings of God's Word, Proverbs 4:20-22. Yan pala ay help ng ating katawan. Proverbs 4:20-22. Apat lang, lima lang po ito bibigay ko sa inyo, tapos then we will close. My son, give attention to my words. Lagay po natin, attention. Pag sinabing announcement, attention, mahalaga ba? Hindi. Mahalaga. Halimbawa, sabi ng news, attention. Di attention. Merong lindol na darating. Napipredict ba lindol? Hindi. Yung bagyo, okay. Yung lindol, hindi. Attention to my words. Anong salita? Salita ng Diyos. Ang Bible. Semicolon. Ano gagawin daw para maging attentive tayo? Incline your ears to my saying. Ever say incline. Ano sa Tagalog yung incline? Ihilig mo ang iyong tenga sa kay Marites. Ganun ba? No, amen. Alam na alam niyo yun. Narinig ko lang yung kahapon. Sabi ko, sino bang Marites ka ko yan? Akala ko, kapatira nating Marites. Yung pala, kung ano latest. Incline your ears to my saying. Eh, paano i-incline mo yung tenga mo kung hindi ka dumadalo o kaya nakikinig sa FB live streaming? Ilan ba ang bibig na gawa ng Diyos? Ilan yung tenga? Ano ibig sabihin no? Mas marami ang tenga kaysa? Ano mas maingay, yung tenga o yung bibig? Eh ano dapat natin gawin? Mas makikinig ka kaysa dumadaldal ka. Sino mas madaldal sa bahay? Babae, lalaki? Ayun, no comment. Yung tenga natin, dapat pala, dalawa yan, ihilig mo kaliwat kanan sa salita ng Diyos. Incline your ear to my saying. Ito yung saying, yung salita ng Diyos. Kaya nga may leadership training. Aatin kayo ng leadership training. School of Leaders 1, 2, and 3. Makikinig tayo. Kasi ang napapakinggan natin, puro negative. Eh, ang Bible, puro positive report. Naku, Eka, naku. Ano, Eka? Ano balita? Yung kapitbahay natin, patay. Tapos, maya-maya, nagkwentuhan. Eh, yung kapitbahay natin, isa din, patay din. Kailan namatay? 1940s pa. Mga kapatid, incline your ears unto my saying. Next, verse 21. Do not let them depart from your eyes. Ilan ang mata? Dalawa. Dalawang tenga. Dalawang mata. Ilong na.
Hallelujah. Ibig sabihin, yung mata mo, bubuksan mo pag nagbabasa ng Bible. Sino dito nagbabasa ng Bible? Honest to goodness. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, para kang nasa ilang, paikot-ikot ka doon, hindi nagpa-progress ang buhay mo. Let, yan, Bible. Pag sinabing quiet time, may oras ka ng pagbabasa ng Biblia. Yung iba, nabalitaan ko, pagbukas pa lang ng Biblia, naghihigab na. Pagbukas, tulog. Bakit nga ba yung Biblia? Alam nyo, nauna-una akong nabagong born again. Pag umaattend ako ng preaching, tulog ka agad ako. Mas lalo pag offering, naghihilik na. Nung magising ako, pastor na ako. Kaya hinahayaan ko yung mga natutulog dito. Hayaan nyo matulog. Pagising yan, pastor na yan. Amen? Kaya sabi ng Bible, let them depart from your eyes. Pagkatapos mong mapakinggan, umaten ka, mapakinggan, nakita ng mata mo, saan ilalagay ang salita ng Diyos? Saan? Sa puso. Kaya tanongin mo yung sister mo mamaya, ano natutuhan mo? Oh, ang ganda. Ano nga? Basta maganda. Ano nga ba yung verse na yon na tinuro ni Bishop? John 3:16. Memorya mo yon? Oo. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the... Kailangan ko sa'yo i-deliver ka. Kabisote ka. Kaya dapat nagsusulat din. May dala kang notebook. Tapos yung Bible mo, may dala kang pangkulay. Guguhitan mo yon. Keep them in the midst of thy heart. Ilalagay mo pala sa puso mo. And you know, out of the abundance of the heart, kung ano laman ang puso mo, yun ang iyong sinasalita. Ngayon, ano resulta? Verse 22. Tutuloy po natin ito sa next week. Ano resulta? For they are life to those who find them. Una, hahaba buhay mo. Gaganda buhay mo. Pag sinabing life sa Bible, abundant life, satisfied life, long life. Basahin natin lahat. And what else? Basa. For they are life to those who find them. And health to all their flesh. Say it again. Health to all their flesh. Everybody say health. Ang dalahin ko ngayon, 2022, walang magkakasakit sa lugar na ito. God, we release to all of us good health in our body in Jesus' name. Everybody say health is mine. Say it again, health is mine in Jesus' name. Amen? Health is what? Well, kayamanan ito. Paano kaya yaman ng health? Basa ng salita ng Diyos. Say hallelujah. Isang verse na lang before I close. Psalm 112, 1 to 3. Meron pa ako isang limang minuto pa. Psalm 112, 1 to 3. The blessings of God's Word. The blessing through God's Word. Basahin po natin. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Basahin natin dulo. Who delights greatly in His commandments. Pag nabasa niyo sa Bible, law, commandments, statutes, precepts, Bible po yan, salita ng Diyos. Ang kanyang kaligayan, una po, sabi natin, praise the Lord. Yung bang pag nagising ka sa umaga, praise the Lord, di ba?
mapapalad, ever say blessed. Pag sinabi sa Bible, bless o blessed, happy. Masaya ang taong may takot sa Diyos, kama, at ang kaligayahan niya, lalo na greatly in His commandments. Kaya pag tinanong ka, born again ka ba? Amen. May Bible ka? Wala. Kulang. Amen? Huwag ko kayo mahiya pag naglalakbay kami, dala kayong Bible. Verse 2. Ito ang pangako ng Diyos. Verse 2. His descendants... Sige, basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Oh, tama na muna doon. Ang iyong lahi magiging what? Mighty. Dakila. Ano pa salitang mighty? Makapangyarihan sa inyong lupain. Your descendants, anak mo, apo mo, apo sa tuhod. Ano pa, isang apo pa? Apo sa talampakan. Ano pa? Ano pang apo? Kaapu-apuhan. Ano pang apo? Apulakay. Lahat ng lahi mo, His descendants will be mighty on earth. Mag-iiba yung lahi mo. Ang lahi mong magiging mapalad, lahing pinagpala, lahing magaganda, lahing pinapasikat ng Diyos, lahing promoted. Hallelujah! Sabihin mo nga sa katabi mo, nagpasimula sa buhay mo ang bagong salinlahi, lahing mayayaman, lahing pinagpala. Amen. Kita mo, sa iyo nagpasimula, sa akin nagpasimula. The generation of the upright will be what? Ano sikreto? Your delight is in the law of the Lord. Tayo nagbasa ng Bible, sumunod sa kanyang salita. The generation, basahin niyo natin itong talatang ito. The generation of the upright will be blessed. Tingnan niyo mga anak niyo, nakatapos ng pag-aaral. May arkitekto, may engineers, may doktor, may mambabatas, may abogado. Ang dudunong, ang mga anak ngayon, madunong pa sa magulang. Tama ba? Say hallelujah. Bakit hindi napansin? Iyan ang sabi ng Bible. Mas mayayaman pa ang mga anak ngayon kaysa sa magulang. Bakit? From generation to generation, pagpapalain ang ating mga lahi. Say hallelujah. Kung maganda ang magulang, mas maganda ang anak. Kung gwapo ang ama, purihin ang Panginoon, mas gwapo ang anak. Walang kukontra. Pero tandaan nyo, balik na rin natin. Kung siyempre ang kung ano ang bunga, siya ang puno. Amen. Mukhang kukonti umi-amen. Kasi yan ang sabi ng Diyos, the generation of the upright will be blessed because of the word. Ito pa isang maganda. Then we will close. Verse 4. Verse 3, please. Basa, mga kapatid. Wealth and riches will be in... Oh, kaganda. Wealth and riches will be in your house. For the year 2022, wealth and riches will be in your house in the name of Jesus, the Son of the Living God. Say hallelujah, and His righteousness endures forever and ever. Hallelujah. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon.
Alam niyo ba kung sino ang salita ng Diyos? Wala iba kundi si Jesus. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was become flesh and dwelled among us. John 1:14. Kaya pag binabasa natin to, loves na loves natin si Jesus. Tumayo tayo lahat. To be continued ang ating aralin next week. Hallelujah. Everyone say, I love you, Jesus. I love your word. Amen. Itaas natin dalawang kamay natin. Kayo po mga nanonood ngayon. Sabihin natin lahat, Panginoong Jesus, ikaw po ang salita na nagkatawan tao. Mahal na mahal kita. At mahal ko ang iyong salita. Ako'y patawarin mo. Kumisan, hindi ako nagbabasa ng Bible. Napapabayaan ko mag-meditate na yung salita. Today, Lord, I will start again. Bless me to read your word, to meditate your word. In the name of Jesus, I receive anointing of prosperity, anointing of success in my life. Taas mo dalawang kamay mo, yumukukot pumigin. Humiling ka sa Panginoon kung ano gusto mo. Sabi ng John 15:7, if you are abiding me and my words are abiding in you shall ask what you wish, it shall be done unto you. Kapatid, kaibigan, huwag kang mawala ng pag-asa. Maraming pangako ang Diyos sa iyo na hindi pa natutupad, but I guarantee to all of you, through prayers and His word, God will give it to you. Kaligtasan sa pamilya mo, hihipuin ng Diyos ang mahal mo sa buhay. Meron ka bang hinihiling ngayong taong ito sa year 2022? Delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your hearts. Oh, hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory, hallelujah. Libra shiara rabaki, rabaki, rabasian dererehe. Release strength in our body, hallelujah, hallelujah. Release healing power in our body right now. By your stripes we are healed. Shikararabaki araraba, sikararabaki araraba handa. Uhawin mo ang aming mga puso sa iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Oh, we give you praise, we give you glory. Hallelujah, hallelujah. Shall we sing the melody of praise to the Lord? After you pray for your request, sing the melody of praise. Sabihin mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayo pong mga nanonood sa MB Live Streaming, stand up in your feet, in your house. Wealth and riches will be in your house today. Sing the Lord, sing to the Lord, sing hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Urabarabaraba sikararaba kialalabaku, shikerere bibibi, andororo sikerere baba. Oh, we worship you, we worship you. The anointing is coming right now. From the crown of your head unto the sole of your feet. The anointing is coming like a fire. You can feel like a fire in your body, in your feet, in your hands right now. Holy Spirit, we welcome you. Destroy every yoke of bondage in our shoulder in the name of Jesus.
Release long life, satisfied life in the name of Jesus. We give you praise, we give you glory. Shall we sing a beautiful song to the Lord? You are beautiful beyond description. Shall we sing to this song to Jesus? Hallelujah. Forget the time for a while. Hallelujah. May sakit at may karamdaman, sabi ng kanyang salita, sa latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. Meron ka pang problema at suliranin? God is greater than any problem that you have today. In Jesus' mighty name, O Lord my God, when I know
some wonder. Consider all thy works, thy hands have made. I see the stars. I hear a rolling thunder. Mga nasa tahanan, join with us. Ginagawa Diyos sa inyong mga tahanan ngayong umaga. Hallelujah! Wealth and riches as in your house. Oh, shen, nararabaki, nararabaki, nararabahanda. Without instrument, close your eyes, open your mouth, singing. Hallelujah. Kanya-kanya tayo. Bigkasin mo salitang hallelujah. God inhabits the praises of God's people today. Hallelujah. Honor our praises and our adoration, my Lord. Hallelujah.
Even the angels will join with us in singing. The presence of the Lord is in this place today. Jesus is touching you now, from the crown of your head down to the sole of your feet. Jesus will visit your home today, will visit your house. Lord, you are a God of miracles. Release your miracle right now. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Hallelujah. Oh, they that sow in tears shall reap in joy. Pahiran lahat ang luha na iyong mga anak, kung meron man. Palitan ng kagalakan in the name of Jesus, the Son of the Living God. Thank you for your word, Jesus. I can feel the anointing of the Holy Ghost right now. Come on, open your mouth. Say hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love your word today. Bukas ang langit sa lugar na ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, ngayong araw na ito. Napakaligaya namin ngayong araw na ito. Sapagkat napakinggan namin na iyong salita, iyon ang kaligayahan ng iyong mga anak. Lord, thank you. Kami lahat ay pinagpala mo dahil sa iyong salita. Kami pinayaman mo dahil sa iyong salita, Panginoon. Binago mo ang aming buhay, binago mo ang aming journey ng buhay na ito. Naging pinakamasayang tao kami sa balat ng lupa nung si Jesu Kristo'y siya'y naging Panginoon ng aming buhay at siya mismo ang salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagbalain mo rin ang mga nanonood ngayong umagang ito sa FB live streaming. Alam ko po na dinalo mo ang bawat tahanan. Saan man sila naroon sa malayong lugar, sila'y pinagpala mo. Lord, thank you. To God be the glory, all the honor, all the praises in Jesus' name. Amen and amen. Iwagayway ang kamay. Sabi natin, I am here. I receive good health. Amen. Lahat dito malalakas na. Amen. Say hallelujah. Bago tayo lumisa sa lugar na ito, kantahin natin, kasama natin ang Diyos. Everybody clap your hands to the Lord our God.
Ayo, hindi marunong magsayaw, sayaw! Come on, Sam and Don! Bago tayo umalis, may meeting po. Sino dito edad 70 pataas? Taas ang mga kamay. Lahat po ng edad 70, may meeting po kayo rito. May iwan kayo lahat, ha? Sa panguna ni Ate Mila at ni Sister Beth. Lahat ng 70. At ang pangalawa, lahat po ng women's ay may meeting kayo dito sa kaliwa. Lahat naman po ng may asawa at gustong dumalo, sa darating pong February 13, alas 4 ng hapon, kayo po iniimbita po ng ating staff para couples night, love night. Alas 4 ng hapon, ang registration fee ay 500 each, kaya 1,000 buffet po yun. Mapag-register lang po kayo kay sister, kay Miles, o kaya dito sa women. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo'y sumaaming lahat. Balutan mo kami na yung dugo, ma-enjoy namin ang araw nito, ang buwan ng February, sa paglilingkod sa iyo. Mahabang buhay, malusog na pangkatawan, ang ibigay mo sa aming lahat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen and Amen. God bless you and good day sa inyo lahat. Praise God.